Welcome back mga Lodi, welcome back to my channel, Kuya Raven Vlog. And another vlog na naman po tayo at magsishare na naman po ako ng panibagong lutuin. So, ito po yung kanyang mga ingredients mga Lodi, papakita ko po sa inyo. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. So dito mga Lodi, ang pangunahing sangkap natin ay ground beef. Then meron po ako ditong imitation crab. Yan po siya. Imitation crab. Meron din akong baby shrimp. Yan po ang ating mga pangunahing sangkap or ingredients. And of course, itong bell pepper. So kahit anong kulay po, pwede po kung ano po yung available nyo po dyan sa bahay. Meron din tayong kamatis or tomato, one medium onion, cheese, at meron po ako ditong ready-made na marinara sauce. Meron din tayong baby spinach and carrots. Natingin kasi ako sa carrots kaya baby carrots. Pero spinach po ito, baby spinach. Then carrots po. Then syempre, gagamit din tayo ng mga itong garlic powder, black pepper or pamintang durog. At alam niyo na po ito. So, umpisa na po natin mga Lodi. So, dito mga Lodi, hihiwaan natin tong ating bell pepper dito. Ingat po kayo sa inyong kutsilyo. Then, aalisin po natin itong kanyang mga buto dito. Mga Lodi. So, ito, tatabilan po natin itong ating iniwang kasaunahan. So, lahat po ng bell pepper, mga Lodi, gawin nyo ganito. So, tanggalin nyo lang po itong pinaka pit niya or yung mga buto. Mga Lodi. So, ganyan magiging tsura niya, mga Lodi. So, lahat po ng bell pepper, alisin niyo po yung buto dito sa gitna. So, para po hindi ito magalang video, isa lang po yung aking demonstrate sa inyo. Ganyan. So, lahat po ng inyong mga bell pepper, ganyan po yung gagawin niyo. Mga Lodi, yung ating natanggalan na ng buto na bell pepper. So, uugasan lang po natin to, then i-ready na rin po natin yung ibang mga ingredients natin, mga Lodi. Ito naman, mga Lodi, yung ating sibuyas and kamatis. So, ito po yung kanina, yung carrots. So, magigisa na po tayo, mga Lodi. So, dito, mga Lodi, magigisa po tayo. Medyo maingay po kasi nakabukas po yung ating exhaust. So, lalakasan ko na lang po yung boses ko para marinig po ninyo. So, dito maglalagay tayo ng mantika. Then, umpisahan na po natin mag-isa. Sibuyas, kamatis. Umpisahan nyo na po mga Lodi. Dito mga Lodi, pagkatapos yung mag-isa tong ating sibuyas kamatis, susunod na po natin dyan yung ground beef. At naka-gloves po ako dito mga Lodi dahil lalagay natin tong ating ground beef dito. Haluin nyo lang mabuti mga Lodi.
Ilalagay ko na po dito yung ating baby shrimp. At itong ating imitation crab, mga Lodi. So, haluin lang uli natin itong mabuti, mga Lodi. At syempre, lalagyan na natin yan ng mga pampalasa, mga Lodi. Ayusin ko lang itong camera natin. So alam niyo na po kung ano to, yung ating magic seasoning. Sa mga hindi pa, check my video, other video, mga Lodi. So pamintang durog or ground black pepper. At itong ating garlic powder, mga Lodi. At syempre, haluin uli natin itong mabuti, mga Lodi. Haluin lang natin to ng mga about 2 minutes then ilalagay na natin yung marinara sauce natin, mga Lodi. So ayan, mga Lodi, tapos na yung 2 minutes ng ating kakahalo. Lagay na natin dito yung ating carrots and yung ating marinara sauce, mga Lodi. Ito po yung ating carrots. Lagay nyo na po. At itong ating marinara sauce. Kung wala po kayong marinara sauce, mga Lodi, pwede rin po kayong gumamit ng spaghetti sauce or yung ating tomato sauce. Ayan, magtitira lang ako ng konti. Siyempre, haluin na naman natin ito ng mabuti, mga Lodi. Bago ko makalimutan, mga Lodi, optional, pwede nyo pong lagyan to ng kanin o rice, mga Lodi. So, optional po yung rice, mga Lodi, pero ako po, ito lang pong meat natin ang ating gagamitin for today. So, make sure na nahalong mabuti para na-cover siya ng ating marinara sauce. Kung kulang pa yung marinara sauce, pwede nyo pong dagdagan. Ganyan lang po. Mamaya-maya lang luto na itong ating ginawang bali, ito po yung pinaka-stuffing niya. So, hintay lang tayo ng 2 minutes pa. Then, tapos na po yan, mga Lodi. Ang last natin ilalagay dyan yung ating baby spinach. So, hintay lang tayo ng 2 minutes, mga Lodi. So, ayan, after 2 minutes, mga Lodi, patayin nyo na po yung ating kalan. Or turn off the heat. Then, lagay na natin itong ating spinach. Ayan, spinach, mga Lodi. Depende na po yan kung gaano karami ang gusto ninyong ilagay. So, kaya na pong bahala, mga Lodi. At haluin lang natin to.
So ganyan lang ka-easy ang ating paggawa ng stuff or stuffing dun sa ating gagawing bell pepper. So palalamigin lang natin ng konti, then ready to put this on our bell pepper, mga lodi. So ganyan lang ka-easy. Dali, di ba? So palamigin muna natin ito, mga lodi. So eto na nga, mga lodi, malamig na yung ating stuffing na ginawa, yung pagpapalaman natin dito sa ating bell pepper. Yung sa cheese ko po, ganito lang yung ginawa ko. Kasi ito po yung gamit ko. Melt and dip, parang quick melt sa atin. So madali lang siyang matunaw. At gagamit rin ako ng isa pang cheese, yung mozzarella na shredded. So yan po. At kailangan din po natin ng lalagyanan. So, dito natin ilalagay yung ating bell pepper. So umpisa na po natin, mga lodi. So, dito, mga lodi, nagsuot po ako ng gloves kasi kukunin natin dito yung ating ginawang meat. Then papasok natin dito sa bell pepper. So maglalagay lang po ako ng cheese muna dito sa ilalim para meron naman yung ating cheese dun sa ilalim. So ganyan. Depende na po kung gusto niyo yung cheese. Kaya na po magdagdag. At kukuha tayo ng ating yung meat na niluto kanina. So dito. So ipasok nyo lang dito maigi. So kagaya po ng sinabi ko nung kanina habang niluluto itong meat natin, pwede rin po ninyong lagyan ng rice. Ang iba po kasing gumagawa na ito, may rice. So nasa sa inyo po yun, optional po. So yan, lagyan nyo lang, siksikin nyo, mga lodi. Yan. At pwede nyo na rin lagyan uli ng cheese dito. At itatoppings natin mamaya yung ating mozzarella dito bago natin i-bake. At eto na nga. So dito sa lalagyan, mga lodi, lagyan nyo lang. Yan. So ganyan lang, mga lodi, tatapusin ko lang to lahat. Then magbe-bake na tayo. So habang ginagawa nyo to, mga lodi, i-preheat nyo na po yung oven nyo sa 350. So para po pagka tapos na kayo dito, mainit na yung oven nyo. So ganyan lang uli, lagyan lang natin to ng cheese, yung ilalim, para meron siyang cheese. And kuha tayo dito. Pasok natin dito. Yan. Yan natin. So, nasa sa inyo na po yan kung gaano karami ipapasak nyo dito sa inyong bell pepper. So, dami ako na rin ito ng marami-raming cheese dahil marami naman tayong cheese na extra. So, ayan. Hanggang natin. Dagdagan ko to ang kaninang ginawa natin kasi marami naman tayong panlagay. Yan, nakuli ng cheese. So ganyan lang, mga lodi, yung gawin ninyo. Ilagay nyo lang sa loob yung ating ginawang meat. Then last one. Pag hindi po tumatayo yung bell pepper nyo, tusukan nyo lang dito ng toothpick para tumayo.
Ayan, ayos na. At ito na po ang itsura. Alin lang natin to, kung makita ninyo. Ito, mga lodi. So, ganyan na po yung itsura ng ating ibe-bake. Ibe-bake po natin to sa 350 Fahrenheit. Magdaling ko lang itong gloves. Then, pwede na natin budburan to ng ating mozzarella cheese. So, bago natin i-bake. Ayan. So, nagugas naman tayo ng kamay. At nag-gloves tayo. Kami rin po ang kakain. So, lagyan na natin ito ng cheese na ganyan. Okay na pong bahala. Kung gano'ng karaming ilalagay yung cheese mo sa inyo, mga lodi. So, ayan. At i-bake na natin to sa ating oven, mga lodi. So, ganyan lang ang itsura niyan, mga lodi. Okay na. Bake na tayo. So, ito mga lodi. 350 na yan. Mainit na rin yung ating oven. Yan. At ilagay na natin yung ating ginawa dito. Handahan, baka matapon o mahulog. Lagay nyo lang ng ganyan mga lodi, then i-bake natin to ng at least 20 to 25 minutes. Set na natin. At least 25 minutes. Yan. Yan. So 25 minutes mga lodi. So hintay lang tayo ng oras. Yan na ang ating bell pepper. Hintay-hintay lang. Dito mga lodi, gawin na natin yung sauce. So, kukuha na tayo ng saucepan. Hintay-hintay na natin yan. So, yung natira nating marinara or natira nyong tomato sauce or spaghetti sauce, ito po yung ilalagay natin dito. So, lalagyan ko lang po ito ng konting mainit na tubig, then ilalagay na natin ito dito. Ito mga lodi, nalagyan ko siya ng mainit na tubig. So yan. Nahan lang yung apoy. So, ito na po yung gagawin nating sauce ng ating ginawa ng bell pepper. At optional din mga lodi, nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan ng sugar. Kasi meron kaming chikiting dito, so, ako po ay maglalagay ng sugar, so optional po. Lagyan natin ng konting sugar yung ating marinara. So kung Filipino style na spaghetti sauce po yung gamit nyo, hindi nyo na po kailangan lagyan na asukal kasi matamis na po yun. Ayan. Init lang natin to ng konti. At ito po yung gagamitin natin sauce doon. So, tingnan na natin. So, okay na po siya. Matamis na. Hanggasan. Ang ganyan lang po, mga lodi. Pababayaan na natin ito na uminit. Or kumulo. Pagkakulo, then yun na po yun.
Sabihan mga Lodi, malapit ng kumulo. Kung may extra kayong cheese, katulad nito, so para hindi masayang, lagay na rin natin dyan, pwede naman. Dahil parang quick melt naman yung ating yung cheese. So ganyan lang mga Lodi. Then pwede na natin yan patayin. So once na kumulo na ganyan, pwede na natin patayin yung ating kalan. Haluin lang mabuti. Ayan, natutunaw na yung ating cheese. Ayan o. Tunaw na. Ayan lang mga Lodi. Mamaya, ito ang gagamitin nating sauce. So, maghihintay naman tayo sa 17 minutes pa yung sa ating ginawang bell pepper. So, hintay lang tayo mga Lodi. Ito mga Lodi, countdown na. Malapit nang matapos yung ating 25 yata yung nalagay ko, 20. So, countdown na. Pwede na natin itong tignan. Ayun, uy, mainit. Busok. Careful kayo mga Lods. At ayan na ang ating bell pepper. So, pabayaan ko muna dyan mga Lodi. At patayin na natin to. So, 3 seconds. At ihanda ko lang dito yung ating paglalagyan, yung plating. So, dyan muna kayo mga Lodi. Yun, tumunog na. And ayan na mga Lodi. So, mainit-init pa yan. Lalagay natin dito sa ating sauce. Ayan. Kunin natin to. At ito na lang yung ating hihiwain, itong isa, yun, bumomba na siya. At yan na nga mga Lodi, yung ating ginawang stuffed bell peppers. Wow! Ito yung pangalan ng ating ginawa. So tingnan nyo na po. Ito yung isa mga Lodi, so hihiwain natin to para makita nyo yung kung ano yung itsura ng loob. So yan, medyo mainit-init pa siya. At yun na nga, tumumba na. At ito na po yung itsura niya. Yan na mga Lodi yung ating ginawang stuffed bell peppers. Nice. So, yan po yung kanyang laman. So, ganyan po yung itsura niya. Then, ito po yung ating ginawa. Dito. At, ito yung ating laman. Sa itsura ng loob. At, ito na nga mga Lodi. Tapos na yung ating ginawang stuffed bell peppers. At, pinakita ko na rin po sa inyo yung ating presentation. Then, yung ating yung paghiwa ng ating stuffed bell pepper para mapakita po sa inyo kung anong itsura ng loob. So, yung iba pong gumagawa nito ay nilalagyan po ng rice or kanin dun sa kanilang meat na ginawa or yung stuffing. So, nasa sa inyo po yan. Optional po kung pwede nyo pong lagyan ng kung ano-ano rin ng mga gulay or at iba-iba pa. So, dyan na nga po nagtatapos ang ating vlog mga Lodi. At kung hindi ka pa po subscribe sa ating channel, mag-subscribe lang po sa Kuya Reven Vlog. At kung nagustuhan nyo naman po yung ating ginawa, hiling ko lang po na i-like yung ating button dyan. Then, pakishare na rin po yung ating video na itong ginawa for today. At yun na nga, maraming salamat ulit mga Lodi hanggang sa susunod na vlog. Thank you po.